At ito naman ang lagay ng panahon para bukas. Kapamilya, hindi pa po opisyal na tag-ulan ang nagpaulan kanina sa Metro Manila at malaking bahagi po ng Luzon at Visayas ay dahil sa isolated thunderstorms. Sa Quezon City, nasa 67 millimeters ang dami ng ulan na bumuhos kaninang hapon. Pero nung umaga, sobrang init pa rin ang panahon at umabot na naman sa 40.4 degrees Celsius ang heat index. Magtutuloy pa rin ang ganitong panahon sa mga darating na araw. Tingnan natin ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila bukas. Makikita po natin, sa umaga, napakaliit ang posibilidad ng pag-ulan. Magiging 50% chance of rain pagdating ng alas 12 ng tanghali, 80% pagdating ng alas 4 ng hapon, tuloy-tuloy na po yan hanggang alas 10 ng gabi. Napakalaki po ng posibilidad ng pag-ulan sa hapon at gabi bukas po sa Metro Manila. Samantala, makakaranas din ng maulap na panahon at makakaasa ng light to moderate rains ang Northern Mindanao, ARMM, Davao at Zamboanga Peninsula dahil may umiiral po na ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa Southern Mindanao. Ayon sa pag-asa, isa rin itong indikasyon na malapit na talaga ang tag-ulan. Silipin naman natin ang lagay ng panahon dito po sa Visayas. Sa Visayas, asahan pa rin natin na mainit na tanghali, ngunit asahan po natin ang pag-ulan sa hapon at gabi. At ang Luzon weather naman, sa Luzon po, asahan po natin ang pag-ulan sa hapon at gabi. Napakainit po ng tanghali, uminom pa rin po tayo ng maraming tubig para hindi po tayo ma-heatstroke. Samantala, niyanig naman ang 3.5 magnitude quake ang Batangas. Naramdaman ang intensity 2 quake sa Kanlubang, intensity 1 ang ramdam po sa Pasig, Makati at Taguig City. Yan po ang lagay ng panahon. Lagi nating tatandaan, ang buhay ay weather, weather lang.